Kay Ay de las Alas, pinanindigang Waley ang K-drama ni Idol Lee Min Ho. Nagtaka si Ay de las Alas nang mag-trending ang pangalan niya sa Twitter dahil sa kanyang opinion tungkol sa The King Eternal Monarch. Gayong sa tingin niya ay constructive ang pahayag niya tungkol sa Korean series na pinagbibidahan ng Korean star na si Lee Min Ho. Matindi rin ang mga batikos kay Ay sa kanyang Instagram account mula sa diehard fans ni Lee Min Ho na hindi matanggap ang opinion niya. Kaya nagpasya ang kapuso comedian na i-disable muna ang comment section ng kanyang Instagram. Sabi ni Ay, deactivated ang comment sa Instagram ko dahil kung ano ang nararamdaman ko habang pinapanood ko ang The King, yun din ang nafe-feel ko kapag binabasa ko ang mga sinasabi ng mga basher. Ang opinion ko about The King is constructive. Sila lang ang nagsabi na destructive kaya sila ang may problema. Sabi ni Ay sa panayam ng Cabinet Files ngayong Lunes, May 25. Una nang sinabi ni Ay sa kanyang Instagram post kahapon May 24 na disappointed siya sa The King dahil naguluhan siya sa flow ng kwento. Hindi rin daw niya nagustuhan ang product placement sa series. Hanggang 5 episodes lang daw ang pinanood niya pero sinukuan na niya. Paliwanag pa ni Ay sa Cabinet Files, saka fan ako ni Lee Min Ho. Kaya ang feeling ko, may karapatan akong mag-voice out ng opinion kaya nakatag siya sa post ko. At in fairness to me, hindi ako ang una nagsabi na hindi masyadong kagandahan ang The King. May mga nauna na nagsalita pero pinalaki lang ng bashers ang komento dahil artista nga ako. Umabot sa puntong binatikos ang mga pelikula ni Ay pero hindi raw tinablan ang comedian. At sa mga nagsasabi na pangit din ang ibang mga pelikula ko, totoo naman no? Hindi niyo na kailangang ipaalala sa akin. Huwag kayong mag-alala dahil kahit ako, hindi rin nagandahan. Hahaha. Hindi lang naman ako ang nag-iisang artista na nakagawa ng pelikula na hindi kagandahan. Pero yung mga sinasabi ng bashers na pangit na pelikula, yun ang kumita sa box office. Honest opinion lang naman daw ang kay Ay. Siguro, magpapa-apekto lang ako kung mismong si Lee Min Ho ang nag-react sa post ko. Tukoy pa niya sa Korean TV network na nag-produce ng show, kahit ngayong SBS hindi happy sa ratings ng The King.